Kamusta mga katropa? Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. Narito ako upang talakayin ang 10 trivia tungkol kay Manuel Rojas. Tara at samahan niyo ako. Manuel Acuña Rojas, ikalima sa mga naging presidente ng Pilipinas simula kay Emilio Aguinaldo. Ikatlong nahalal na pangulo ng pamahalaang Commonwealth at ang pinakaunang presidente ng pangatlong republika ng Pilipinas. Ipinanganak noong ikauna ng Enero, 1872 sa Capiz, Rojas City. Siguro may kamukha siya, no? Oo, siya nga. Ang nilalang nakikita natin sa may 100 piso. Narito ang 10 trivia tungkol kay Manuel A. Rojas. Ika-10, mga magulang. Ang kanyang ama ay si Gerardo Rojas Sr. At ang kanyang ina naman ay si Rosario Acuña. Si Manuel ay ipinanganak noong ikauna ng Enero, 1872 sa Rojas City, Capiz. Namatay ang ama ni Rojas bago pa man siya panganak dahil sa sugat na natamo nito noong kalaban ang mga gwardiya sibil ng mga Espanyol. Dahil dito, ang kanyang ina na si Rosaria kasama ang lolo niyang si Don Eleuterio ang nagpalaki sa kanila ng kanyang panganay na kapatid na si Mamerto. Ika-9, pag-aaral. 12 taong gulang ay nag-aral na si Rojas sa isang pampublikong paaralan sa Capiz. Sumunod ay sa St. Joseph's Academy sa Hong Kong. Subalit, dahil hindi niya kinaya ang paglayo sa pamilya, ay agad siyang bumalik sa Capiz. Nag-aral siya ng high school sa Manila High School na ngayon ay kilala na sa pangalang Araulio High School. Dito ay nakapagtapos siya ng may pinakamataas na grado noong 1909. Nag-aral ng law si Rojas sa isang pribadong eskwela na in-establish ni George A. Malcolm, ang pinakaunang dean ng University of the Philippines College of Law. Nag-enroll si Rojas sa University of the Philippines noong 2 taon niya. Habang nasa UP ay nahalal na presidente ng klase at presidente din ng konseho ng mga estudyante itong si Rojas. Nakamit ni Rojas ang law degree noong nakapagtapos siya sa klase bilang isang valedictorian at pinangunahan naman niya ang bar examination noong 1913. Kung saan ay nakakuha siya ng gradong 92%. Talagang napakatalino nitong si Rojas, ano? Isang henyo kung tutusin. Siya nga pala mga katropa, malapit na tayong mag 1,000 subscribers. Tulungan nyo na ako. Huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe at i-share nyo na din tong video na to. Huwag din kalimutang i-hit ang notification bell para pag nag-upload ako ng video, ay mabilis niyong malalaman. Tara, bumalik na tayo sa trivia. Ika-8. Alam niyo ba na may ginawang commemorative coin ang Bangko Sentral para sa ating 5th Pangulo? Ito ay ginawa noong 1872 kung saan ay nakalagay ang nakatagilid na muka ni Rojas sa isang baryang halos kahawig ng piso. Nakalagay din dito ang pangalan ni Rojas. Ito ay para sa 100 taong kaarawan ng Pangulo. Ika-7, family.
Ang asawa ni Rojas ay si Trinidad de Leon. Pinakasalan niya ito noong 1921. Nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Gerardo Manuel Rojas at Ruby Rojas. Kung kilala niyo si Mar Rojas, oo, ang ama niya ay si Gerardo Manuel Rojas. Apo si Mar Rojas ng 5th Pangulo ng Pilipinas. 6, paglaya ng Pilipinas. Isa si Manuel A. Rojas sa mga gumawa ng paraan para makamit ng Pilipinas ang kalayaan laban sa mga mananakop na Hapon. At nung sinubukang kasuhan si Rojas noong matalo ang mga Hapon bilang isang traidor at kolaborador, agad itong pinagtanggol ng kanyang kaibigan na si General Douglas MacArthur. 5, unang pangulo ng 3rd Republika. Nahalal na pinakaunang pangulo ng malayang Pilipinas si Rojas noong 28 ng Mayo 1946. Natapos naman ang 2nd Republika ng Commonwealth noong 4 ng Hulyo noong parehas na taon ding yun. Ito na ang 3rd Republika ng Pilipinas simula noong panahon ng Espanyol. 4, politika. Noong 1917, naging miyembro si Rojas ng konseho ng munisipalidad ng Capiz. Noong 1919 hanggang 1922 naman, siya ang naging pinakabatang gobernador ng Capiz. Sa parehas na taon, 1922, nahalal naman siyang magrepresenta sa House of Representatives at naging Speaker of the House ng 12 sunod-sunod na taon. Naging miyembro din noong 1934 hanggang 1935 ng Constitutional Convention, Secretary of Finance, Chairman of the National Economic Council, Chairman of the National Development Company, at madami pang ibang korporasyon at ahensya. Naging Brigadier General sa USAAFFE at kinilala din na pinuno ng mga gerilya at pinuno ng militar ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ng Commonwealth. 3, kalsada. Mga katropa, alam nyo ba na pinangalan din kay Rojas ang isang sikat na kalsada dito sa Pilipinas? Naging sikat ang kalsadang ito dahil sa kahabaan nito ay matatanaw mo ang Manila Bay. Kasabay din ang mga puno ng nyog sa gilid at pagsikat at paglubog ng araw. Ang orihinal na tawag dito ay Cavite Boulevard. Binago ang pangalan sa Dewey Boulevard, parangal kay George Dewey na tumalo sa puwersa ng mga Espanyol laban sa Maynila noong 1898. At noong panahon naman ng Hapon ay pinalitan naman ang pangalan sa Hewa Boulevard. At noong 1906 po, pinalitan na ang pangalan sa Rojas Boulevard para sa parangal at pagpupugay sa karangalan ng Pangulong Manuel A. Rojas. 2, kamatayan. Halos 29 na taong pagsisilbi sa publiko. Namatay ang Pangulong Rojas noong 15 ng Abril 1948 sa Clark Field, Pampanga. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay atake sa puso. Nangyari ito matapos maihatid ni Pangulong Rojas ang kanyang speech para sa United States 13th Air Force. Nakaramdam ng hilo ang Pangulo at dinala siya sa residence of Major General E.L. Eubank sa Clark Field, Pampanga. Namatay siya noong gabi din mismo pagkatapos siyang atakihin sa puso. Ang termino ni Rojas bilang presidente ay 1 taon, 9 buwan at 18 araw lamang. 1, footsteps. Talagang naging bahagi na ng pamilya niya ang pagsisilbi sa publiko. Ang anak niya na si Gerardo o tinawag din na Jerry Rojas ay naging miyembro ng House of the Representative at pinuno ng partidong binuo mismo ni Manuel Rojas, ang Partido Liberal ng Pilipinas. Ang apo naman ito na sina Manuel Rojas o Mar Rojas at Dinggoy Rojas ay sumunod din sa yapak ng lolo nila at nagsilbi din sa bayan. Isang henyo at makabayan, Manuel Acuña Rojas, 5th Pangulo ng Pilipinas. Bilib ako sa'yo.
Mga katropa, na tong haya natin ang sampung trivia tungkol kay Manuel A. Rojas. Abangan pa ang mga susunod na video. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe sa aking channel. At i-hit niyo na rin ang notification bell para pag nag-upload ako ng video, mapapanood niyo agad at manonotify kayo. Shoutout nga pala kay Matthew Gabriel 7, Moy Victorio, Reventures 123, Emil Chua, Christian the Urban Nomad, at Islas Pilipinas. Tuloy-tuloy lang sa pagsubaybay sa aking channel, mga katropa. Malapit na tayo mag 1K. Tulungan nyo na din ako. Pag umabot tayo ng 1K, magpapag-giveaway ako ng... Sigurado magugustuhan nyo kung ano yung papag-giveaway ko. O siya, mga katropa, hanggang dito na lang. Tuloy-tuloy tayo sa pag-unlad. At huwag kalimutan, lahat tayo may pag-asa. Lose the faith.